Isa sa napakatagal lang nare-request ni Ian sa labas ng Wagyu na napagbigyan na. Tsaka Alaskan King Crab. King Crab na hindi talaga mangyayari kahit tsaka, anong mangyayari. Malapit. So isa talaga matagal na nare-request ni Ian noon pa. Napakatagal. Regularization. Pre, 4 na taon ng probe ito. Bigay mo na yung mga karapatan. Nanonood si Sir Rapi, baka mayari tayo, ha? Matagal na to. Ano pa to? Panahon pa ni Limahong. Panahon pa ni Limahong. May bisita pa na tayo dito. Yan. Sir Francis Mata, di ba? Di ko nga alam kung ito ba yung pinakamaganda talaga panahon para spend niya yung afternoon niya. Pero andito na tayo, di ba? So, ang pinakamatagal na talaga nire-request ni Ian ay Double Down. Yeah. Napapayag na ako. Nalaman namin na wala na palang Double Down. Kasi ang Double Down, para palang ano yan, pre? Parang seasonal. Seasonal menu, biglang lumalabas, biglang nawawala, parang gano'n, di ba? So, wala kaming control ngayon. Wala kaming control, wala kaming paggagayahan ng lasa, di ba? So, sabi namin, paano natin gagawin to? Wala tayong control. Paano natin malalaman ang 11 secret herbs and spices ni Colonel Sanders, pare? Minobilize ko ang aking research team na nagko-compose ng... Ito. Pagod na pagod, di ba? So, Nasan muna yung ano nyo? Pagka babatiin niya siya. Sir, talagang authentic, ko. Oh. Biruin mo. Tignan mo, handwritten pa. Oh. Tignan mo, tapos nilang mo sa taas, oh. May Google. Okay. Ayon dito, ito ang 11 secret herbs and spices. Talagang ano, pinilipit natin yung utong niya para ilabas na impormasyon. Una sa lahat, time. Basil. Nakalagay pa dito, oregano. Oregano. Natatakot na may pressure siguro. Pero palagay ko oregano to. Celery salt, black pepper, dried mustard, paprika, garlic salt, ground ginger, white pepper. At yung panghuli, na actually number one talaga yun. Pero yung panghuli, hindi ako maniwala dito. And baka hindi credible yung research. Kasi sabi dito, salt. Hindi naman spice at herb ang salt. Hindi ako. Dapat 10 lang. Oo, dapat 10 lang. Hindi ko alam kung yan ba talaga yun. Sundin na rin natin, di ba? Sayang naman yung pondo namin sa research kung hindi namin susundin yan. So bago natin gawin yan, lintik na Double Down na yan, kuha muna tayo ng ating spice blend, pare. 2/3 teaspoon salt. Oh, paano mo gagawin yan? Ganyan. Yeah. Next, Alvin. Half teaspoon. Next, Alvin. Basil. Ang oregano namin dito, meron kaming powder, meron kaming dahon. Dahon na lang ilalagay ko. Pero kasi pagtiringnan mo naman yung ano, pre. Pagtiringnan mo yung... Grabe yung hawak, pre. Pagtiringnan mo yung manok ng KFC, parang wala ka naman nakikita ng dahon, eh. Oregano, gamot sa ubo. Nasa kusina ka ba nung ginawa yun? Wala. Oo, tama. Celery salt, okay. Wala kaming celery salt. Pero meron kami celery powder. Pag nilagay mo sa asin niya, celery salt na yan, di ba? Next, Alvin. Ay, nabibilang niya, oh. Ganda niya. Stainless yan, par. Next, Alvin. 1 teaspoon dried mustard. Mustard seed powder, di ba? Dry na yan. Oh. Pag inamay mo to, medyo amay panis. Amayin mo. Baka nga panis na to. Medyo amay utok na panis. Ano ganito yan? Amayin mo, ganyan utok ni Ryan. Sa umaga? Kakababa ko lang. Mustard powder. Medyo maraming paprika. Garlic salt. Wala tayong... Well, may garlic salt tayo dito. Pero ayong gamitin to, eh. Kasi may garlic powder naman tayo, eh. Eh, papuntahin mo si Colonel Sanders dito, di ba? Hindi mo sinunod. Nilalasang KFC na. Celery salt nga natin. Pacquiao. Next! Yung mga garlic salt, celery salt. Ano lang naman yun? Yun din naman yun na may salt lang, di ba? Karo. Ground ginger. Wala three, pa. Ang 3 teaspoons ay 1 tablespoon, pre. So medyo marami-rami yun. So haluin natin to. Ganito ba yun? Kasi pa natin parehas. Positive, sir. Eh, sumay mukha mo. Parang. Ganyan na yun, sir, eh. Hindi ko masabi kung ito yun. Sige, nagawa na natin yung allegedly ang 11 secret herbs and spices. Ito ang gagamitin natin sa ating Double Down. Again, wala tayong control dito. Kasi walang mabili. Hindi siya available, eh. So dahil dyan, medyo meron tayong konting liberty pagdating sa ano, protein na pwede natin gamitin. And palagay ko naman talaga, ito rin yung ginagamit, pre. Boneless quarter leg. Malaki yan, pre. So, pasok yan sa ating Double Down. Ngayon, para lang mas maging juicy, kasi ang KFC, kung di ako nagkakamali, ginagamitan nila yan ng ano, heni-peni ba yung tawag nila doon? Yung deep fryer na naka-pressurize, na nai-ensure daw. Parang pressure cooker siya, pero mantika yung laman. Please, wag po natin gawin sa bahay yun. Gusto ko po manatili kayo ligtas at guwapo, kaya pakiusap, wag po. Dahil wala naman tayo nun, baka pwede na lang tayong gumawa ng mga bagay para mas mabigyan siya ng shield for overcooking.
Kasi gusto natin as juicy as we can, pare. So ano ba ang gagawin natin para doon? Ano? Sabi sa'yo, lalabas sa quiz to eh. Ipabrine! Tama! Ang galing mo, Alvin! Ipabrine natin yung manok natin. Di ba basketball player yun? Si Kobe Bryant? Kobe Bryant. Yung korte mo. Yung tubig po namin, malinis po yan, ha? Malinis po yan. May bula, mabulalam po yan. Bagong biyak na buko. Bagong biyak na buko. Pwede yung gamitin yung 50 grams ng asin per 1 liter ng water. Pero kasi, tulad ang lahi kong sinasabi, merong bang nagreklamo kapag ang manok mo ay mas lasang manok? Wala. Wala? Wala. 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 Puta. Bakit? Porkit may bisita? Hindi mo na ipapakita sa akin yung... Camera mo nakalito. Ina mo mo na. Gagamitin natin dito ay Knorr chicken powder, pare. Para lang, mas nasa manok yung manok nyo. May nagreklamo ba doon? Pero dito may magrereklamo. Parang uulan. Kawawa na naman yung mga rider. Mababasa. Anong kasama ba, Sir Francis? Umuutot ka rin. O, nahihiya ka kasi. Di, umuutot yan doon. Pre, kahit gano'ng kataas ka celebrity, pres tayo umuutot. Ang hindi ko lang naututan, si Isa Calzado. 70 grams per 1 liter ng water. 2 liters to, so... 140. Ah, grabe! Hindi na nga nakaharap sa inyo yung timbangan para di na kayo kumuda. Kunyari, mali ako eh. Actually, sobra pa pala to. Kung hindi nyo maubos to, okay lang. Kasi yung concentration niya, yun na rin naman yun. Walang problema doon. So nyo, inumin nyo yan. Pwede natin lagyan to ng ating 11 secret herbs and spices. Pero may asin na to. So medyo ma-off yung balance natin ng konti. Wala namang problema doon. Tsaka ito, formality lang to. Kasi hindi naman masyadong talaga lalasa to dito, diba? Pero lagay na rin natin. Konti lang. Tapos itaas na natin ang ating tiyaw. Parang yogurt culture starter yan, pre. Kahit anong madikitan niya, mapapanis, di ba? So haluin na natin yan. Yan, since manipis lang naman yung manok natin, tinan niya. Since manipis lang naman yan. Ano ka na dyan? Lusot ka na sa isang oras dyan. Pero kung kaya nyo overnight, goods yun. Pero isang oras, sat kalahati. Meron tayo dito nga chicken breast din na iba-brine ko na rin lang dito. Kasi baka mamaya ito yung gamitin natin doon sa isang variation natin. Kasi siguro naman nakita nyo na sa title at sa thumbnail, double down three-way ang gagawin natin dito. Kung ano yung mga three ways na yon, mamaya nyo malalaman. So, intention namin, dapat isang oras lang namin iba-brine yung manok namin. Kaso, napasarap yung ano eh. Trabaho. Napasarap yung trabaho namin kahapon. Sorry. Pinagpabukas na namin yung ibang trabaho. Diba? Okay. Diba nagtrabaho tayo kahapon buong araw? Opo, sir. Ang galing mo nga mag-cherry. Maggawa ng cherry. So, nababad natin to overnight. Hindi, mas okay. Mas masarap, diba? Mm. So, ilipat na natin tong manok natin. Hindi yun eh. Yung iba, hinuhugasan pa yung brine. Ako, hindi na. Yung brine ha, please ha, huwag nyo i-reuse yan ha. May mga nakikita kasi akong ganun eh. Nagtitipid sa brine, ginagawa. Pagkaalis ito, naglalagay uli. Wala na, hindi na pwede. Tapos, kahit binabad natin yan sa 11 secret herbs and spices, feeling ko, magbe-benefit pa rin yan kung dadagdagan pa natin, di ba? Mm. So, ito yung spice blend natin na sa totoo lang bago medyo... Bago na kasi tinapon ni Amid din na naman, hindi ba? Hindi kasi naglinis eh. Ikaw man sabi, huwag yung tatapon yan, ha? At saka totoo, naghihinala ako dito. Feeling ko, kinopi lang ni Alvin sa ano to eh, sa Google to eh. Kinobra lang yung ano research budget natin, di ba? Mm. Wala nga si Alvin eh. Wala nga. Nasa si Alvin? Wala. Alvin, nandun sa likod ng pinto. Habang tinatawag ni George si Alvin, kuha na rin tayong itlog. Ay, Ben! Sta! Si Alvin ba yan? Hindi ako naniniwala si Alvin yan. Talikod mo nga. Talikod mo nga ako si Alvin yan. Oo. Sen absent kasi, hirap sa'yo eh. Yan, lagay mo dyan. Anyway, habang nagpapatay si Alvin dyan, lagay natin ang itlog to. Yung itlog optional na lang yan, pero gusto ko lang ma-ensure nakakapit talaga yung breading natin. Ngayon eto ah, sa KFC, meron silang dalawang klaseng breading. Yung breading na ano, yung malambot, saka yung breading na crispy. Ang original na breading talaga nila, if hindi ako nagkakamali, yung malambot. Malambot. Yung crispy nila, yun yung spicy. Yun yung spicy, di ba? Pero honestly, hindi ako masyadong fan ng malambot. Mas trip ko yung bago. Yun yung original eh, pero hindi yun yung gagawin natin. Kasi may ginuto ako sa inyo, hindi ko alam paano nila ginagawa yun. Hindi ko talaga alam. And doon na lang tayo sa mas alam natin, yung crispy. Pero, hindi ko siya gagawing spicy. Yes. Madali lang naman yan kung gusto nyo, di ba? Parang feeling ko, binubudburan lang naman nila ata. O kaya, baka yung manok nila doon, iba. Hindi ko talaga sure. Pero, dahil nga may mga kasama tayo ditong hindi kumakain ng maanghang, talagyan natin konti lang. Binawi pa. Cornstarch and harina. Around 50-50 to 30-70, kayo na bahala sa ratio nyo. I like 70-30. Sir, kaya na. Ayaw talaga. Mamaya, wala pa sa mood. Kakagising. Baka di pa nagkakape, diba? So, lagyan natin ng chicken powder eto. North chicken powder, syempre. Tapos, syempre, yung ating 11 secret herbs and spices na honestly, 10 lang siya kasi isa salt. Di naman herb or spice yung salt.
Gagamitin natin yan. Kuha tayo ng isang manok natin. Sausaw natin ng mabuti sa itlog. Tapos ilalagay natin dyan. Tapos ibabaw natin. Make sure lang na iaangat natin yung mga balat-balat na ganyan. Iwan lang natin yan dyan. Tapos iba kasi dino-double bread. Ayoko nung dino-double bread kasi syado makapal. So ang ginagawa ko na, kung ikaw ay nanonood na ng Ninong Ray na matagal na, alam mo to, yung technically binababad ko siya sa harina para mas kapitan siya. Kung ano mang balot yun, di ba? Yung breading natin. Kasi anong nangyayari dyan, lalo na kung may asin yung breading nyo, hihilahin niya yung moisture palabas ng manok. Tapos eh di kakatas yung moisture, di ba? Kailangan, pag may kumatas, may hihigop. Ano yung hihigop? Oo, ganun yun. So ang hihigop sa kinakatas ng manok natin ay yung manok. Harina, buset! Ano pa ang meron sa double down? Meron yung dressing eh. Yung dressing, hindi naman mayonnaise lang yun, di ba? Parang dilaw na medyo mapula na, hindi naman sobrang pula, di ba? Pero gawa tayo ng, since wala tayong reference, ito yung mahirap eh. Wala kasi tayong reference. Kasi kung meron dyan, itikman natin yun, tapos baka makuha natin kahit papano. Kaso wala eh, so gawa na lang tayo na sariling atin. Parang may mustard yata eh. Feeling ko may mustard yun, oo. Tapos, wala kaming yellow mustard dito. Kung anong mustard na lang ang meron kayo. Ito, yung gray pupon. Ay, pupon. May, double down, pare. Use what you have. Oo, medyo brown. Kasi nga, ay pupon, may, double down. Mag-excuse me ka naman pag Ay! Oh! Kalma lang, pre. Kalma lang. Ang linam na mo, pre. Kahit anong hot sauce na meron kayo, ayaw lumabas? Wala, ayaw lumabas. Hot sweet chili sauce. Tikman nga natin to, bagong bukas na. Pwede na. Yan natin. Again, dito sa part na to, medyo nanguhula lang tayo. Ah. Tapos, para lang din hindi na tayo masyadong mag-isip, it just makes sense, talagyan natin ang 11 secret herbs and spices, di ba? Tama. Saluin natin. I'm sure hindi ganito talaga yun, pero wala tayong reference eh, di ba? Gawin na lang natin kung ano yung nag-make sense sa paligid natin. Kung nag-make sense sa si Santi and si Ian, di sige. Uy. O, tikman natin. Ayos lang. Not the best that I've had. Asukal, no? O kaya honey. O, hindi ako nagsuggest nun, ha? Sila yun, ha? Better. Betterer. Gusto ko yan. Okay. Aside sa dressing, meron na lang dalawang bagay pa na nandun sa classic na double down, and that is bacon and... Hot dog. Ay, ano? Walang gulay yun, cheese. Bago natin lutuin yung manok, lutuin muna natin yung bacon natin. Ian, kung naaalala mo, ilang piraso yung bacon nun? Dalawa? Tapos nakatiklop ba yun? Parang nasa ganun. Dalawa-tatlo. Dalawa-tatlo. Nakatiklop yun, naka. So siguro para lang maangas, gawin nating apat. Ito na yung pagkakataon natin para anuhin to, baguhin. Kasi, hindi. Kasi wala nang double down sa market, alam mo yun. Lutuin lang natin ng konti yan. Tapos yung keso natin, sliced cheese ang gagamitin namin. Gahanap kami ng mga slices. Medyo mahirap kasi, hindi naman medyo mahirap. Hindi mo alam kung ano yung keso na natutunaw. Kasi at least sa experience namin, yung mga keso, slice na ganyan, na available dito sa amin, hindi siya hindi natutunaw, pero inconsistent. Minsan may ganito, minsan wala. So talaga mag-eksperimento kami dito. Palagay ko eto. Palagay ko natutunaw yan. Sana. Yan. Wala akong nilagay na ano ah, na mantika dito. Tapos siguro, habang niluluto natin yung bacon yan, yung bacon nila doon, yan, mapula ba? O ano ba? Wala, baka kakaibang bacon yun. Eto, kung ano lang yung bacon na, mabibili natin, di ba? Kasi pwede tayong gumamit ng specialty bacon. Kaso, kung pipiliti ko kayong gumamit, baka di na lang kayo gumawa, di ba? Nagsindi na ako ng mantika dito. Etong mantika natin ay, kung ikaw ay matagal na nanonood ng Ninong Ray, alam mo na gustong gumagamit ng gamit na mantika, hindi lang dahil tipid siya, kundi mas maganda talaga yung prito ng gamit kaysa sa bago mantika. Mas may kulay, mas malutong, kumbaga na break in na. Ngayon, ang ginagawa namin dito, mga around kalahate gamit, kalahate bago. Parang ganon. Depende. Okay na ako dyan. Hintayin na lang natin uminit yung mantika, tapos prito na natin yung manok natin. So palagay ko, yung mantika natin ay... okay na to. Konting taktak lang. Konting taktak lang. Flat siya pag nilagay natin, ah. Aw, sa pa. Diba? Kaya din dinagdagan natin yung bacon. Lagi ko sinasabi na ang magic number sa pagpiprito ng manok ay... 11 minutes. Ang galing ah, nakikinig ah. Pero kasi, pagka sa gantong kaso, medyo manipis naman talaga siya. Hindi naman siya masyado magtatagal kaya wala siyang buto, alam mo yon. Hindi ko masabi kung gano'ng katagal to. Palagay ko 8 minutes is safe. Huwag kayo mag-alala, basta tama lang yung kulo ng mantika nyo. Lalo pag may nakasalang na, ano lang yan, basta makuha nyo yung brown sa labas, good sa yan. Kung gusto nyo maging safe, thermometer 160-165 Fahrenheit. Okay na yun, di ba? It doesn't hurt na balibalik na rin yun ng konti. Yung manok. Lalo na kapag nag-set na yung cover na ganyan. Wala naman problema doon. Par, tingnan mo yan. Di ba?
Napakaganda niyan. So, pa-drain lang natin ng konti. O, ano pang iniintay natin? Buuin na natin to. May mga nakikita akong double down recipe. Kasi nag-research kami para sa episode to. Kasi wala na kaming control. Wala kaming reference, diba? Yung iba, nagtatanggal ng balat. Bakit? Sarap-sarap ng balat, ewan ko. Lagyan natin ang keso muna. Feeling ko para matunaw siya kahit papano, kung matutunaw nga siya. Kasi mainit-init pa yung manok natin, eh, di ba? Pwede naman yung dressing sa ibabaw. Bagay, wala namang problema yun. Ganun din naman yan, di ba? Dressing, tapos bacon. Tapos ilagay na natin ang kanyang corona. Ooh. Yan! At eto na, pare, ang ating recreation ng KFC's Double Down. Tingin ko naman walang paraan para hindi sumarap yung bagay na yan. Kasi yan lang naman yan, di ba? Hindi lang masarap yan kapag ano yan, masyadong maalat. Which I doubt na masyado siya maalat kasi tama lang naman yung brining natin, di ba? So wala na tayo ibang kailangan gawin kundi tikman yan. Pero bago yan, Jerome, stomach muna konti lang. Tapos iyan, picture muna yan. Unos na lahat, ang init niya parang. Sabagay, sabi nga nung pinapal kong vlogger, rep nga, umuusok, hindi naman mainit eh. Diba? Hindi ko masabi kung tama ba yung 11 secret herbs and spices na nakuha natin sa internet. Generally, masarap siya. Hindi ko kasi ma-pinpoint ano ba talaga ang lasa ng manok ng KFC. Masarap ba to as it is without any reference? Kasi wala nga tayong control ngayon eh. Wala tayong reference eh, di ba? Yes, masarap siya. Isa pa nga. Haling ka dito. Ah. Pinaka-juicy na matitikman mo. Ang sarap ng ano ah. Alin, yung dressing? Oo. Sarap, sarap nga siya. Iniisip kong mabuti. Kaya ako sinabi kanina na masarap siya as it is na manok. Hindi siya lasa. Hindi ko talaga ma-pinpoint kung ano yung lasa ng KFC. Pero hindi ito yung lasa ng KFC. Aaminin ko naman talaga. Hindi naman porkit matikman ko, magagaya ko na talaga yung lasa. Diba? Katulad nung ano, bawa, Chicken Joy. Malama-lama ko lang po dyan, star anise pala yun. Ang depensa ko dito, baka mas masarap pa to. George, halika dito. Mainit yan. Tignan mo kung gano'ng kakilang yan. Diba? Juicy, diba? Sobrang juicy ng manok. So, baka, hindi ko kaya i-claim. Pero baka mas masarap pa ng konti ito. Kung juicy na isang pag-uusapan natin, sandang porsyento, kaya kong i-argue na mas juicy yung atin. Timpla niya, kung gano'ng ka siya katimplado, mula loob hanggang labas, yun kaya kong i-argue na pasok din to, diba? Lasa na siya hanggang loob. Ngayon, yung sarap kasi, hindi siya quantifiable. Hindi ko pwede sabihin na... Oo, subjective. Iba-iba panlasa ng tao, di ba? So, hindi natin masabi kung ano talaga yung mas masarap para sa inyo and wala namang kayo dito para matikman. Pero siguro, sasabihin ko sa inyo, give it a try, di ba? Give it a try. Pero kasi, kung titignan mo, ano ba ang konsepto ng Double Down? Parang sandwich sa inalasan ng tinapay, pinalitan ng manok. Na-achieve ba natin dito yun? Yes, na-achieve natin dito yon, di ba? And kung sa ganun standard mo siya kukunin, baka okay na naman to. Pero kasi yun yung mahirap na wala tayong control eh. Hindi natin talaga magaya. Masaya ba ako dito? Masaya ako dito, pre. Hindi ako pwede magpakabusog pa kahit gusto ko ng kainin to. Kasi meron pa tayong dalawang gagawin, pare. At yung pangalawang gagawin natin, eto na yung take ng Team Ninong sa isang upgraded Double Down. At ang tawag dito ay Ninong Rice Triple Down. Simulan na natin yan. It will really help a lot kung maglalagay lang ang KFC ng, sabihin natin, isang pirasong dahon doon. Kasi aminin natin, pre, yung ganong karaming protina, medyo may umay factor siya. Coleslaw. Naisip ko kasi, ang KFC, meron na yung coleslaw. Gano'n ba kahirap na lagyan lang nila yan? Diba? Pero kasi yung coleslaw ng KFC medyo masabaw. So hindi ko alam kung okay yun, makaka-apekto yun sa lutong nung... Oo, diba? Pero tayo, ang gagawin din natin dito, gagawa tayo ng coleslaw, pero not really. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng repolyo at ang ididress natin doon ay etong ginawa natin. Kasi ang magiging redundant masyado, kung meron tayong dressing, mas meron pa tayong coleslaw. So yung dressing, ipapakapit lang natin basically sa repolyo. So mangyayari, kapag kagat mo dun sa buong package, kung makakagat mo kasi triple down nga ang gagawin natin, medyo may konting crunch siya ng gulay apart dun sa crunch ng manok, diba? So eto repolyo namin, kasi dapat kahapon pa to. So doon sa paraan para makakuha ng manipis ng patipis na hiwa na repolyo ay peeler. Na-try ko lang ha. Kaya oh. Manipis. Oh, kayang-kaya siya. Ang mali ko dito, sana hindi ko muna tinanggal yung core. Para may handle siya. Late ko naisip eh. Pero magandang technique to, pre. Ayan oh.
di ba? So pwede yung panlagyan ng carrots to, pero pwedeng hindi na rin kasi ano lang to eh, kumbaga hindi, kung kakainin mo yung coleslaw as coleslaw. Tsaka tingnan nyo, preo, kapag nilagay nyo technically yung dressing sa coleslaw, hindi na siya tatagas. Alam mo yun, buo na siya, pasty na siya, di ba? Okay na yan. Ngayon, yung manok natin, ganun lang din. Bread na natin, pero dahil nga ang tawag dito ay triple down, tatlong manok para, di ba? Bacon, pare. Kanina, apat na piraso. So ngayon, walo. Ito yung mga dishes na kapag kinain nyo, siguro kumpisal ka after. Bacon, okay na. Totoong bacon to ha. Hindi ito yung treats na mukhang bacon lang ha. Tapos ham, dalawang piraso lang. Ay hindi, two, tama, dalawang piraso. Konting init lang naman yan. Kung gusto nyo medyo mas social na ham na konti, di kayo. Ay actually, itlog no? Gawa nga tayo itlog. Prito tayo ng isang sunny side up na itlog. Tapos pwede na natin iprito ang ating manerk. Prito na natin to. Usually kapag lumutang, okay na yan. Pero syempre magandang i-check nyo pa rin na mabuti. Paro, pakaganda niya. So, pa iti-triple down natin, di ba? Itlog na lang, par. Antika. Uy, Bin! Tulog, pagod. Uy, ayaw. Pagod ko, sorry. Tulog. Ah, may aabutin ka dito. Sige. Marunong ba? Oo. Oo nga, no! Oo. Jabawakis, oh. I'm holding on the wrong gun. Kevin, absent ka pa, ha? Ito yung gamitin natin seasoning. Ang secret 11 herbs and spices natin. Buuin na natin to. Yan. Queso. Yung ating fake coleslaw. Bacon. Nagalit yan. Okay ka lang, par? Yeah. Mamaya, tanungan kita. Shot muna. Ang taas na agagag. Queso. Ham. Egg. Pare. Hindi malalaglag yan. Diba tutulak natin yan? At konting pampatibay lang. Yeah. At eto na, pare, ang ating ninong rice. Triple down. Ano pa bang kailangan natin gawin, Jerome? Slow mo muna ng konti yan. Tapos iyan, picture mo na. Tapos tikman na natin yan. Bim! Pamayang naglaw. Baho ang puta. Ano yan? Masarap siya. And honestly, ah, hindi siya kalasa lang nung kanina. Ang laking improvement nung gulay. Proseksyon. Ah, hindi ka dito. Wala ka kanina eh. Sarap pati aso. Gusto ng kumbaga to. Nakagat mo yung coleslaw? Sarap. Sarap ng coleslaw, no? Lahat ng layers natin, rich, malasa, maproteina, meaty, kailangan talaga natin ng gulay dito. Yan yung pagdadagdag ng repolyo, sobra-sobrang laking bagay. Tsaka pre, ridiculous niya, no? Tinan mo yan, no? In a sense, tagumpay itong bagay na to. Masarap, ridiculous, pero kasi yung ridiculousness niya, aminin natin, di na siya practical, pero masarap. Kung gusto mo lang mang-wow, di ba? Gawin niya, kung siguro gising kayo kung saan nyo lulutuin to, wag lang siguro sa magulang nang nililigawan nyo kasi baka mamatay. Para, kasi kahit sino kumain yan, ano talaga, pre, ang daming manok niya, no? Wag, baka mamatay din eh, di ba? Hindi pa kayo magkatuloy yan, di ba? Pero, try nyo to. Ngayon, meron pa tayong last. Ito mas tamed down ng konti. Pero, paano ko ba explain to? Medyo ibang approach siya dito sa konsepto ng double dog. At ang tawag namin dito ay double dog. Chicken breast naman. Medyo palalapari natin. Brined din siya. Kasama din siya doon sa brining. Tingnan dyan. Kobe. Ha? Kobe. Bakit? Kobe Bryant. Nakatawa. Si kay Alvin din natutuwa. Oy! Bigas! Bali yung uno! Bali yung uno kay Alvin! Sorry, Bin. Overson ni Alvin yun. Nelly! Okay na! Okay, habang nagpapagaling si Alvin, gawin na natin to. Palu-paluin lang natin kasi gusto nating lumapad. Kaya naka-plastic para hindi madurog masyado yung manok tsaka para hindi mag-talsik-talsik. Ayaw natin ng talsik-talsik ng manok sa kusina natin kasi that is quite dangerous. That chicken is so dangerous. Kaya double dog kasi dalawang hot dog yung gusto kong ilagay. Ang original na tawag dapat dito is the double penetration kasi sabi ni Alvin masyado daw bastos. Double dog na lang, di ba? Yeah.
Tapos dahan-dahan nating lalagyan ng harina. Tapos pipipiin din natin para medyo lumapad pa ng konti. Diba? Medyo malapad-lapad na yan. Kaya na ng dalawang hotdog siguro yan. Diba? Ipiprito na lang natin mamaya yan. Tapos, prito na natin hotdog natin. Dito sa gagawin natin, ayaw natin itong palutungin ng sobra. Kasi, i-curve natin ito. Diba? Kapag nag-curve yan, baka magkabasag-basag lang. So, medyo ano lang, mababa lang yung temp ng frying natin. Ganyan natin. Nangangawit na ako. Oh, wala bang tutulong? Wala. Huwag masyado maliit, ha? Baka di kumasya yung dalawang hotdog dyan. Okay, kaya mo yan. Magtatrabaho lang ako dito. Tuloy mo lang yan hanggang maluto, ha? Hindi, ako muna. Kailangan ko magtrabaho talaga. Na, triple 13? Kung di ka ba namang gago? Oh! Pati nga ako kung tama yung pagkatrabaho mo. Pati nga ako kasi ako pagod na ako nagkatrabaho doon. Actually, gusto ko yung pagkatrabaho mo, ha? Kasi parehas tayo nagkatrabaho. Kuha na to, baka isipin nila ikaw pa gumawa nito. Galing nung naisip ko tsaka ginawa ko. Ano, galing talaga nung naisip ko. Effective yung naisip ko tsaka ginawa ko talaga. Thanks to me. Nice to me. Congratulations to me. Okay na siguro to. Kasi manipis lang naman to, diba? Okay, nice to me. Good job to me. Okay, diba ang galing ko? Uy, palakpak! Woo! Tapos yung hotdog na gagamitin natin dito. Bahala na kayo sa hotdog na gagamitin nyo. Pero gagamitin namin dito. Tender juicy na giant. Baka hindi lang kayo aware. Meron ganoon na. Ano to, mas malaki sa jumbo to. Tingin ko dapat i-update na yung kanta ng Maskulados. Giant hotdog, kaya mo ba to? So you can't defeat us, giant hotdog. Can you handle this? Okay na yan. Medyo bumubula-bula na yung giant hotdog. Yung kesong gagamitin natin dito, tira namin sa nakaraang kontento. Wala lang, sayang eh, di ba? Pwede rin naman yung slice na keso, pero hamburger kasi talaga yun eh, di ba? Kahit anong keso ang gusto nyo, lagay nyo dyan. Uy, kasya! It's alive! Ridiculous shit, pare! Stahin lang natin, baka sakaling matunaw yung keso. Par. Ay, nako, ano ba yung ginagawa ko sa buhay ko? Siguro, ano kaya mangyayari? Ano kaya ano ng anak ko? Maglalaki-laki yan. Hala, yung ginagawa ni daddy, di ba? By the time na pinapanood mo to, naiintindihan mo na to, di ba? So, eto na nga ang ating ginong rice, double dog, pare. At ano bang kailangan natin gawin? Jerome, sumama ka muna konti, tapos tikman na natin to. Pero admittedly, hindi ako gaanong excited, pare. Kasi sumubo ng dalawang hotdog. Hindi ko sinasabing hindi ko kaya. Sinasabi ko lang, hindi ako excited. Actually, medyo kinakabahan ako. Pero, kaya mo yan? First time mo? Kaya mo ba yan? Oh, kaya ko talaga yan. So, tara, tikman na natin yan. Jerome, sumama ka muna. Konti lang. Isa. Yun. Bigla ako napaisip. Oh. Bakit natin ginawa to? Sino ba nakaisip niyan? Ako? Oh. Bakit ko nga pa ginawa to? Kasi, pag titingin ka sa pagkain, titingnan mo kung ano yung konsepto niya, ano yung idea niya. Ang idea ng double down sandwich ng KFC, kumuha sila ng karne, which is manok, at ginawa nilang tinapay. Yun din yung ginawa natin dito. Ngayon, tingin nyo ba hindi naisip ng KFC to? Tingin ko naisip nila yan. Eto tanong, bakit hindi nila ginawa yan? Una yon, wala silang hotdog sa menu. Pero bakit walang ibang gumaya niyan? Tinan niyo yung KFC Double Down. Kunyari lang siya na sandwich in the sense na tinapay at palaman. Pero kung titingnan niyo mabuti, mas malaki yung tinapay kaysa sa palaman. Konti lang talaga yung palaman niya. Ang palaman niya ay bacon, keso at dressing lang. Diba? Walang magtitinda ng totoong sandwich na ang, at least sa mga ganyang fast food, na ang palaman ay bacon, keso, at dressing lang. So, pinag-isipan nilang mabuti yung paglalabas sila ng double down in the sense na alam namin na hindi naman talaga tinapay itong karne. At alam namin na may umay factor na itong karne na to. At hindi naman na ibibigay ng tinapay yung umay factor na yon. So dito, ang ginawa natin, straight up, kinuha natin yung hotdog sandwich, pinalitan natin ng tinapay, at lahat ng elements niya, ganun pa rin. That way, anong nangyari? Nakakaumay siya. Kasi hindi parehas yung same thought process namin ng KFC. Akala natin dati, ang thought process nila ay ano lang? Palitan lang. Hindi, pinag-isipan nilang mabuti yun. Hotdog, at saka, masarap yung hotdog. Masarap yung manok, pero pag pinagsama mo na siya parehas, parang sobrang ridiculous na niya. So maganda yung pag-iisip nila sa double down. Ridiculous pa rin ba siya? Oo naman. Ridiculous pa rin siya. Pero not as ridiculous as this.
Pero siguro sa lahat ng ginawa natin dito, eto na yung pinakahuli nyong itry. Mm. Diba? Ang pinaka-itry nyo is yung original. Pero kung meron kayong takeaway talaga dito, yun eh yung brining, it really works. Ang magmahal ng ganito. Hindi. Yung brining, gumagana talaga siya. Lalo sa thigh, dark meat ng manok. Kitang-kita nyo naman, lumuluha yung manok kanina. Pre, ganun ka-juicy. Kung isipin mo nga, para siyang hilaw, pero hindi. Hindi. Pag dinaman siya, parang basang-basa. Parang... Inulam ko pa nga. Oo, kasi lahat ng basang-basa, parang sarap kainin ng hilaw. Alam mo yun? Ba't ka tumawa? Bastos ba yung sinabi ko? Pag piniti ko ba to? Titiklop. Maraming salamat mga inaanak sa panonood ng episode na to. Sana nag-enjoy kayo. At ako nag-enjoy. Ikaw nag-enjoy ka. Alvin, humihingi na agad ako ng pasensya sa nangyari sa ano mo. Ay, sorry. I love you, you know. Pero yun nga, maraming salamat sa panonood. Sana may napulot kayo sa episode na to. Kung wala naman, ayos lang. Sana na-entertain kayo, di ba? Yun naman yung sinusubukan natin gawin dito. Educational and entertaining at the same time. At kung ikaw ay bagong manonood, baka gusto mo lang na mag-subscribe. At kung ikaw ay matagal nang manonood at hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yan kung gusto mo lang. Walang pilitan masyado dito. Kasi, pre, pag di kayo nag-subscribe, tutuloy ako si Alvin. Pampagamot ni Alvin. Tama, pampagamot ni Alvin. Yung band-aid namin, kinuha pa namin sa bag ng anak ko. Diba? So, maraming salamat. And, ayun. Ano kay Gabin?